Chapter 5. Sinamahan ni Aling Felicidad si Mary Rose hanggang sa ibaba ng hospital. Hindi nito maiwasang hindi magpahayag ng mga alalahanin dahil sa pangyayaring yun. Ano ba itong nangyari sa amin, Mary Rose? Sa isang iglap ay nawala ang aming pinagkukunan ng kabuhayan. At mukhang magiging baldado pa ang itay ni Henry. Napasulyap siya sa matandang babae. Magaan ang mga mata nito. Marahil ay sa walang tigil nakakaiyak. Ang inaalala ko'y papalapit na naman ang pasukan. Paano itong aking mga nag-aaral? Si Henry graduating pa naman. Hindi po ba naka-insured ang inyong imprenta? Hindi eh. Hindi naka-imik si Mary Rose. Meron akong konting perang na itabi pero baka kulangin pa yun sa magagastos ang dalawa sa hospital. Saka ganitong wala na ang imprenta. Paano na kaya kami pang-araw-araw na gastusin? Huwag kayong masyadong mag-alala at makakaraos din kayo. Paglabas ni Henry sa hospital, ay natitiyak kung alam niya ang nararapat na gawin sa sitwasyon ninyo ngayon. Nakarating sila sa lobby ng hospital. Nang makalabas sila ay humawak sa isang braso niya ang matandang babae. Nang isa pang naiisip ko, ay ang pagtakbo ni Henry ng mayor sa darating na eleksyon. Tiyak na hindi yun matutuloy pa dahil wala na kaming gagastusin pa para sa kanyang kandidatura. Aling Felicidad, matagal pa naman ho yun. Siguro naman ay nakabangon na kayo pagdating ng panahong yun. Ewan ko, Mary Rose. Ewan ko. Manalik tayo sa nasa itaas, Aling Felicidad. Kung hinayaan man niya mangyari ang trahedyang to sa inyo, natitiyak kong mahigit na maganda siyang plano. Sabi nga, kapag may isang pintong nagsara, meron namang magbubukas na iba. Sana nga, Mary Rose. Sana nga. Sige ho, tutuloy na ako. Babalik na lang ako mamaya. Sige. Magtatakip silim ay dumating sa ospital si Mayor Lagdameyo. Kasamang ilang taga-munisipyo at nagbigay ng 10,000 piso ang tulong ay Aling Felicidad. Ilang sandaling nakapagkwentuhan ito kay Henry bago nagpaalam. Nagbiro pa ito kay Henry na magpagaling agad para sa kanilang paghaharap sa darating na eleksyon. Nangako rin magpapa-imbestiga tungkol sa nangyaring sunog. Inihadid ito ni Aling Felicidad sa ibaba ng hospital, pati na ang mga kasama nito, at naiwan silang dalawa ni Mary Rose sa kwartong yun. Sinuswerte pa rin si Mayor ano. Maya-maya ay sabi niya sa kasintahan, bahagya pa siyang nakangiti nang sabihin yun. Bakit naman? Tanong ni Mary Rose. Mananalo ulit siya sa susunod na eleksyon. Nagtataka na patingin sa kanya si Mary Rose. Kasi hindi na ako makakalaban. Sabi niya na pilit pinatatag at pinasigla ang boses. Hindi dapat mahalata ni Mary Rose ang nararamdaman niyang kawalan ng pag-asa. Bakit naman hindi? Minalas eh. Wala akong gagastusin sa kandidatura ko. Napatitig sa kanyang kasintahan at nasa mukha nito malaking simpatya sa kanya. Magtatapos na lang muna ako siguro ng law. Sa isang eleksyon na lang ulit ako hahabol. Anyway, bata pa naman ako. Okay lang ba sa iyong abogado na lang ang mapangasawa mo at hindi na isang mayor? Henry, hindi mahalaga sa akin kung ano ka. Ang mahalaga ay ikaw mismo. Alam ko naman, sweetheart. Nang sumunod na araw nga ay lumabas na ang ospital si Henry. Pero hindi pa rin siya maaring magtrabaho dahil sariwa pa ang kanyang paso sa balikat at kailangan pa niyang magpagaling sa bahay. Ang kanyang itay inilabas naman makaraan ng 2 linggo ngunit hindi pa rin ganap na magaling. Malubhanti namang pinsala ng mga paa nito kaya pansamantalang mananatili ito sa wheelchair at ipagpapatuloy pa ang gamutan hanggang sa makalakad dito. Sinundo siya ni Henry ng hapong iyon sa eskwelahan. Magaling na to sa tinamang mga paso sa sunog niya yun. Tulad ng dati ay may baon na naman itong 2 banana queue sa stick. Sa loob siya sumakay dahil marami siyang 2 mga folder at gamit sa pagtuturo. Muli ay dinala siya ng kasintahan sa lugar na yun sa highway kung saan nila madalas pinanonood ang paglubog ng araw. Ipinarada ni Henry ang tricycle sa gilid ng daan at saka sila naupo sa motor
habang kumakain ng banana cue. Nakaharap sila sa malawak na palaya na ngayon ay naaanihan na. Gayunmay, napakaganda pa rin ang tanawin. Lalo na, at unti-unti na lumulubog sa bundok ang araw. Muli nakita na naman nila ang isang grupo ng mga ibong yon na nagkulay ginto sa sinag ng papalubog na araw. Nakalampas sa kanila ang mga ibon nang hindi nagsasalita si Henry. Dati, agad pupurihin ng lalaki ang kagandahan niyon at ihahambing pa sa kanya. Bahagya nagtataka na pasulyap siya sa mukha ng kasintahan. Malungkot ang lalaki at hindi siya maaaring magkamali. Bukas nga pala, baka hindi kita maihatid at masundo. Maya-maya'y sabi nito. Simula kasi nang gumaling ang paso ng lalaki, ay namamasada to ng tricycle. Sa umaga ay sinusundo siya nito para ihatid sa school. At pag ganung hapon ay sinusundo rin siya para ihatid pa uwi. Bakit? Tanong niya biglang kinabahan. Luluwas ako. Mag-enroll ka na? Umiling si Henry at napansin niya ang katamlayan sa kilos nito. Mag-a-apply ako ng trabaho. Napatingin siya dito pero nagbaba ito ng tingin. Nang magtaas ang tingin ay nakangiti na sa kanya. Sa isang taon na lang siguro ako magpapatuloy ng pag-aaral. Bata pa naman ako eh. Sabi nitong halata ang pagpipilit na pasiglahin ng boses. Bala ko nga sanang ibenta tong tricycle na to para makapag-enroll pero sayang naman eh. Nakakatulong din sa amin ang kinikita sa pamamasada nito. Parang gusto magbara ng lalamunan ni Mary Rose sa awa sa kasintahan. Damang-dama niya ay kinukubli nitong lungkot at pait dahil hindi ito makapag-aral sa darating na pasukan. Actually, nagpadala na ako ng resume sa isang malaking kumpanyang nabasa ko na nangangailangan ng system analyst. For interview na nga ako eh. Muli siyang napatingin sa mukha ng lalaki. Alam niyang hindi ito totoong masaya. Kahit pamukhang matatanggap naman to sa pinag-aplayan ng trabaho. Naubos nilang kinakaing banana cue at nagyaya na siyang umuwi. Niyakap una siya at hinigka ng matagal ni Henry bago siya pinasakay na sa tricycle at inihatid siya nito. Hindi agad nakatulog ng gabing yun si Mary Rose. Naisip niya si Henry. Naaawa siya sa kasintahan. Alam niyang pilit lang ang siglang ipinakikita nito sa kanya. Ang totoo'y nalulungkot ito at hindi pa muna makakagraduate at hindi rin makakahabol ng pagka-mayor. At siyang higit na nalulungkot para sa kasintahan. Mahal niya ito at handa niyang gawin ang lahat para dito. Kung may magagawa rin lamang siya ay hindi niya hahayaang maunsyami ang mga pangarap nito. Ganun niya kamahal si Henry. Bago siya nakatulog ng gabing yun, ay isang mabigat na desisyon ang kanyang ginawa para kay Henry. Malakas ang kabog ng dibdib ni Mary Rose ng hapon na yon na lumabas siya ng gate ng eskwelahang pinagtuturuan. Hindi siya susunduin ni Henry dahil nasa Maynila ang lalaki. Kaya patuloy siya nang naglakad sa sakayan ng tricycle. Pero sa halip na pauwi ay sa istasyon ng bus patungong Maynila siya nagpahatid. Kaninang umagang pumasok siya ay dala na niya ang mga mahalagang gamit niya. Inilagay niya sa gamit niyang bag. Kasama na ang ilang personal na gamit. Hindi na siya nagdala ng damit. Madali na yun sa kanyang pupuntahan. Pagdating niya sa school ay agad siyang nagtungo sa principal office at nakipag-usap sa may edad ng principal. Mahigit isang oras yata siyang nakipag-usap dito. At maluwag na ang kanyang dibdib na lumabas ng opisina nito. Nagturo pa rin naman siya sa maghapong yun. Nakarating siya sa estasyon ng bus at agad na sumakay sa naroong naghihintay ng oras ng pag-alis. Pandalas na tingin niya sa kanyang relo. Gusto na niyang umalis ang bus. Nag-aalala siyang baka may makakita pa sa kanya doon. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas ay nagsimulang umanda rito. Nang magsimulang umumilis ang takbo rito ay nilingon niya ang bayang iiwan at saka siya umusal ang maikling dalangin. Patawarin ninyo ako. Inay, itay. Pinilit niyang kalmahin ang sarili habang tumatakbo ang sasakyan. Pumikit siya para matulog pero hindi naman siya inaantok. Hindi naman niya kursunada ang palabas sa TV sa loob ng bus. Inaliw na lamang niya ang sarili sa pagtingin sa mga nadaraanan. Sa kubawang istasyon ng bus, gabi na nang makarating sila doon. Pagbaba niya doon ay nag-abang siya ng taxi.
hindi naman natagalan at nakapara siya. Nagpahatid siya sa Makati sa isang village sa harap mismo ng malaking gate na bakal ng malaking bahay na yun siya inihinto ng taxi. Matapos magbayad ay iniwan na siya ng sasakyan. Nag-doorbell siya at isang uniformadong maid na nagbukas sa kanya ng gate. Kilala na siya nito. Habang nilalakad nila ang mahahabang pathway patungo sa mansyon ay nakita niya lumabas ng pinto si Señor Estrella. At nakita niyang matagumpay ng ngiting sumili sa mga labi nito sa pagkakita sa kanya. Nakangiti ang matandang babae nang salubungin nito ng yakap at halik si Mary Rose. Kumikislap sa kasiyahan ng mga mata nito. Sinasabi ko na nga ba't babalik ka, apo? Sinasabi ko na nga ba? Nagugutom na po ako, Lola. Sabi niya at nagawa na rin niyang tawaging Lola ang abuela. Agad na bumaling ang matandang babae sa dalawang maid na naruroon. Ipaghain niyo ang inyong senyorita. Madali! Utos nito. Agad na managsitalima ang dalawang katulong. Inakay siya ng matandang babae papasok sa loob ng mansyon. Hindi ka magsisisi sa desisyon mong ito, iha. Ang lahat ng hindi mo natikman sa buong buhay mo ay matitikman mo na ngayon. Dahil ang lahat ng nakikita mo sa bahay na ito ay sa'yo. Iyong lahat. Bahagya lamang siyang tumango. Inakay siya ng matandang babae patungo sa komedor. Abala naman ang dalawang maid sa paghahain. Gayong isa lamang siyang kakain ay kung bakit parang napakaraming inilalatag sa mahabang mesa. Tamang-tama, iha. Sasabayan kitang kumain. Wika ni Señora Estrella. Hindi pa po ba kayo kumakain? Wala kasi akong ganang kumain kanina. Pero ngayon dumating ka, bigla ako nagkaroon na sigla. Parang ngayon ko lang naramdaman ng gutom. Naupo sila. Sa kanan siya ng matandang babae. Oh, huwag kang mahihiya ha. Isipin mong naririto ka sa tunay mong tahanan. Isipin mong ang lahat ng narito ay sa'yo. Sige, kain na tayo. Pinilit niyang kumilos ng normal at hindi nahihiya. Dapat lang dahil mula sa gabing iyon, ay doon na siya mamamalagi sa bahay na yon. Matagal-tagal na silang kumakain na muli magsalita ang matandang babae. Desidido ka na ba talagang pumisan sa akin, iha? Marahan tangon naman ang sagot niya. Naku, bukas na bukas ay pamimili kita ng mga gamit mo. Mabuti nga na wala kang dinalang kahit ano para mapalitan natin ng bago ang lahat ng mga damit at gamit mo. Salamat po, Lola. Buo na sa loob mo ang bagay na yan, ha? Opo. Ibig din bang sabihin, idesidido ka na, na magpakasal kay Jericho? Matagal bago siya nakasagot. Opo. Mahinang sagot niya na sinundan pa ng pagtango. Naku, iha! Yan ang pinakamabuting desisyon na ginawa mo. At sasabihin ko sa iyo, hindi ka magsisisi. Hindi siya kumibo. Tatawagan ko si na Jericho mamayang matapos tayong kumain. Ipaalam ko sa kanya na payag ka ng pakasal sa kanya para formal na sila makapamanhikan dito sa atin at para na rin maitakda ang inyong kasal. Matapos maghapunan ay nagpaalam na siyang papanhik ng kanyang kwarto. Para magpahinga, pinayagan naman siya ng matandang babae dahil alam na pagod din siya sa biyahe. Nang mahiga siya ay saka lamang pumatak ang mga luhang kanina pa niyang pinipigil. Hindi madali ang desisyon niyang yun. Nangangahulugan yun na mawawala na sa kanya si Henry. Pero dapat lamang na mangyari yun. Dahil doon nakasalalay ang katuparan ng mga pangarap ng lalaking kanyang minamahal nang higit sa kanyang buhay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, mahal. Pero ginawa ko to para sa'yo. Papadilim pa lamang nang makabalik si Henry buhat sa Maynila. Masaya siya dahil tanggap na siya sa inaplayang trabaho. Kung napaaga-aga lamang siya sa eskwilang pinagtuturuan ni Mary Rose, dun sana siya tutuloy para ibalita na agad sa kasintahan ang magandang balita. Pero alam niyang sa mga sandaling yun ay nakauwi ng kasintahan, kaya sa bahay na lamang siya nagtuloy. Pagkakain niya ng hapunan ay nagpaalam siyang pupunta kay na Mary Rose. Sakay siya ng tricycle na nagtungo nga doon upang balitaan ang kasintahan tungkol sa pagkakatanggap sa kanya sa trabaho.
Paghinto pa lamang ng tricycle niya sa harap ng bakura ng bahay, ay bumungad na agad sa pinto si Aling Isabel. Napansin agad niyang parang umiiyak ang matandang babae. Pagpasok niya ng bakod ay natigilan na agad siya at hindi siya nagkamali. Umiiyak nga ang babae. Magandang gabi ho, Aling Isabel. Pagbibigay galang niya dito kahit na ito'y umiiyak. Magandang gabi naman, Henry. Halika, tumuli ka. Nasa sala ang dalawang kapatid na babae ni Mary Rose at isang kapatid na lalaki. At wala si Mang Conrado. Napansin agad niyang pawang malulungkot ang mukha ng tatlong magkakapatid. Nagtataka man ay nagtanong na rin siya. Si Mary Rose ho? Inya ang iniiyak ko, Henry. Wala na si Mary Rose. Wala na ho? Nasaan ho siya? Nagbalik siya sa kanyang lola sa Maynila. Ho? May iniwan siyang kapirasong sulat. Pero wala naman siyang sinabi doon kundi humihingi lamang na tawad sa pag-alis niya. Pero bakit ho siya umalis, Aling Isabel? Napagalitan ho ba ninyo o nakasamaan ng loob? Sunod-sunod na iling ang sagot ng matandang babae. Wala namang namagitan sa aming hindi maganda o kahit sa pagitan nila magkakapatid. Nagagalit nga ang Mang Conrado mo sa kanya sa ginawa niyang ito. Wala siyang malamang isipin. Sa'yo ba'y wala siyang nasasabi na aalis siya? Wala ho. Sa katunayan nga ho'y siya pa nagsabing hindi na siya babalik sa bahay na yun. Hindi na ro'n niya tayo pagpapalit sa kahit gaano kalaking kayaman ang mamanahin niya. Napailing si Aling Isabel. Huwag muna nating husgahan si Mary Rose, Aling Isabel. Baka ho may problema lamang siya at babalik din. Hintayin ho muna natin ang susunod niyang mangyayari. Natatakot ako, Henry. Natatakot akong baka tuloy na siyang mawala sa amin. Nakagat ni Henry ang mga labi. Masigit siyang natakot. Naisip agad niyang matangkad na lalaking yun na nakita niya naghatid kay Mary Rose ng umagang yun. Uuwi na rin ho ako, Aling Isabel. Hintay na lang ho natin siya, baka bumalik din bukas. Sige at pasensya ka na, Henry. Inihatid siya ng matandang babae hanggang sa tricycle niya. Habang nagmamaneho siyang pauwi sa kanila, ay naglalaro sa balintataw niya ang larawan ng lalaking yun na naghatid kay Mary Rose. Matangkad ang lalaki. Makisig at mukhang buhat sa mayamang pamilya. Hindi malayong maakit si Mary Rose sa lalaking yun. Lalo na ngayon na siya'y walang wala. Maraha siyang napailing sa naiisip. Kilala niya si Mary Rose at alam niyang mahal na mahal siya nito. Hinding-hindi siya ipagpapalit nito. Kahit kanino pang lalaki, ano man ang mangyari. Samantala, naku Lola Estrella, napakaganda naman pala nitong apo ninyo. Bulalas ng baklang beautician na nagugupit sa buhok ni Mary Rose sa kilalang beauty parlor. Tiyak maraming artista natin ang patataubi nito pag pagandahan din lamang ang pag-uusapan. At bakit nagtataka kang ganyan, Aber? Mataray naman sagot ni Senyora Estrella. May pagmamanahan naman, di ba? Humarap ang bakla na nakapamewang kay Laura Estrella. At ano pa nga ba? Kahit naman lola na kayo, ay kita talagang pang-beauty queen ang beauty ninyo. Gustong matawa ni Mary Rose sa pag-uusap ng dalawa. Mabuti na lamang at wala pang ibang tao sa loob ng shop, kundi ang mga kasamahan ng bakla. Kundi iba ka mahiya pa siya sa mga papuri nito sa kanya. Kung sa bagay, ay totoo naman ang sinasabi ng beautician. Siya man ay halos hindi rin makapaniwala na ganoon pala siya kaganda kapag naayusan. At iniba ang estilo ng buhok. Mula kasi na magdalaga siya, palagi lang niya sinusukli na pababa ang hanggang balikat niyang buhok. Kung magkaminsan ay tinatalian niya ng goma sa likuran. Hindi niya nakita ang sarili minsan man sa ganung ayos. Ginupitin siya ng maikli at niligan ng highlight na burgundy ang kanyang buhok. The effect was simply breathtaking. Napakaganda niya. Biglang nawala ang itsura niya na probinsyana. Kung makikita siguro siya ngayon sa kanila, ay baka hindi siya agad-agad makikilala ng mga kasamahan at kasambahay. Naalala niya bigla si Henry. Kung makikita lamang sana siya ngayon ng kasintahan. Pero agad din niyang pinigil ang sarili na palawigin pa ang pag-iisip sa kasintahan. Alam niyang hindi na dapat.
at agad namang naitaboy ang kanyang mga iniisip nang muling magsalita ang bakla. Bakit hindi mo na natin isali sa binibining Pilipinas itong po ninyo, Lola Estrella, bago niyo pag-asawahin? Naku, manong tumigil ka nga? Wanda, at bilisan mo nang tapusin niya at kami magsi-shopping pa. Hmm? Sungit naman ni Lola eh. Napailing na lang si Lola Estrella. At matapos siyang gupitan ay nagtuloy siya sa restaurant sa Ayala Avenue at doon ay pinamili siya ng matandang babae ng mga damit. Sa pagkakataong yun ay nawala na ang hiya niya at pagkailang. Talagang namili na siya ng namili ng mga gusto niyang damit at iba pang mga gamit. Kaya naman hindi sila magkadadala ng matandang babae nang pauwi na sila dahil sa dami ng kanilang napamili. Yung lavender na bestida ang isuot mo mamayang gabi. Wika ni Senyor Estrella sa kanya na makasakay na sila ng kotse pa uwi. Naku! Tiyak na luluwa ang mga mata ni Jericho mamayang gabi kapag nakita kang suot ang bestidang yun. Tamang-tama sa bago mong ayos. Tuloy ho ba ang pamamanhika nila mamayang gabi, Lola? Oo naman! Kanina ngay nakausap ko na sa telepono ang mama ni Jericho at kinumpirma sa akin. Natuloy na tuloy sila. Kaya humanda ka na at pag-uusapan na pag-iisang dibdib ninyo ni Jericho. Dumating na nga ang gabing iyon. Si Jericho kasama ang mama at papa nito. Isang masaganang hapunan ang kanilang pinagsaluhan. Pagkatapos ay nagtuloy sila sa terrace at doon pinag-usapan na magiging kasal nila. Ang mga matatanda ang nag-usap kung kailan ang kasal, kung saan at kung sino-sino ang magiging mga ninong at ninang. Wala silang ginawang dalawa ni Jericho, kundi ang makinig na lamang sa mga to. Magkatabi sila ni Jericho sa upuan at tinayaan niya ang sarili na hawak-hawakan ng lalaki. Nangyayain siya nito sa hardin para sila magkasarilinan ay sumama naman siya. Doon sa ilalim ng mga bituin ay hinigkan siya ng lalaki sa mga labi. Yumakap naman siya sa lalaki at buong pagpapaubayang hinayaan niya itong malasahan ang kanyang mga labi. At dito muna po nagtatapos ang 5 kabanata ng ating kwento. Samahan niyo akong muli para sa part 6 ng kwentong Married to the Billionaire. Pero bago tayo magtapos, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!